Hello mga bay, welcome back to my channel. Okay, so meron akong kasama ngayon mga bay. Hello. Nandito siya yung tagahawak ng camera dahil para maka-action. Okay. Ako yung editor. Editor siya. At okay. Saka videographer ni Bay J. Isa na namang magandang araw po sa ating lahat. Andito pala kami sa Big Deeper. So, sa nakaraan kong vlog 2 months ago, andito kami. So, ngayon bumalik kami para meron kaming i-update. So, ang aming i-update ngayon ay ang kanilang mga croutons. So, kung makukulay ang mga kulyos, ang mga croutons ay hindi rin patatalo sa kanilang magagandang kulay. Kasama ng partner ko, magbibigay din kami ng tips kung paano alagaan ang mga San Francisco plants. Dahil yung partner ko ay certified plantita rin. Ito siya, mga bay. So, bago namin ipapasilip mga bay ang mga magagandang croutons nila, please don't forget to subscribe kung bago pa lang kayo sa aking channel. Alam ko na excited na kayo na makita yung mga colorful croutons nila dito. So, ngayon, ibibigay ko kayo sa aking partner dahil siya yung may mas maraming experience sa pag-aalaga ng mga San Francisco. So, magsimula tayo dito. Ang side na to ay nasa east direction. So, mula 6 a.m. hanggang 11 a.m., ito ay nasisikatan ng araw. So, tingnan natin yung kulay ng kanilang mga dahon. So, ito. Okay, so as you can see, mga bay, napakatingkad ng kulay nito. No? Napaka-lush, vibrant. Yung croton plants pala ay may 3 dominant colors. Red, yellow, red, at green. So, yung dominant colors ng mga croton plants. So, isa sa mga sikreto yan ng pagkakaroon ng vibrant color ng inyong mga croton plants ay yung sikat ng araw, which is the main source of energy. Yung sikat ng araw. Oh, grabe. Grabe yung kulay. Napakatingkad. Okay. Grabe, no? Di ba, Bay J? Pulang-pula, yellow-yellow, green-green. So, hindi lang yon. There's more. So, lipat tayo doon sa iba pang varieties ng mga croton plants nila dito sa Big Deeper. So, napaka... tingnan ninyo. Napaka, parang saging. Parang saging. Yellow-yellow. Napaka... Parang hinog na saging. Parang hinog na saging. Dito, na side na to, meron ding mga croton plants. So, kung nakita namin yung vlog ni Ka Prom D, Certified Prom D, nung i-finiture na yung croton plants ni MJ na grandpa ay bumalik sa aking alaala yung nung kabataan ko kasi yung bahay namin ay pinalilibutan ng mga San Francisco. Hindi ko na mabilang kung gaano kadami yung varieties na yun. Basta buong bakura namin na maraming tanim. So, natutuhan ko yun mula sa tatay ko yung pag-aalaga ng mga croton plants. Dati, dalawa lang yung paraan na ginagawa namin kung paano paparamihin yung mga croton plants. Una ay yung stem cutting. Tapos, itutusok lang diretso sa lupa. Pangalawa is yung marcoting. So, sa marcoting, yung turo ni tatay, okay? Halimbawa, diba, pag tayo nagmamarkot, tatanggalin natin yung balat. 2 to 3 days, patutuyuin mo muna yung stem na tinanggalan ng balat. Bago ito, lalagyan ng lupa yung medyo mamasa-masang lupa para hindi mahulog pag lagay ng plastic at itatali na yon. So, 2 to 3 days, hindi muna siya babalutin or lalagyan ng lupa. Yun yung natutuhan ko mula kay tatay sa pagmamarkot.
Ito palang mga croutons na to, mga bay, 2 months ago, nung nag-vlog kami dito, maliliit pa to. At hindi pa lumalabas yung tingkad nila. So ngayon, oh, kung nakikita nyo, grabe ang tingkad ng kulay nila. Magaganda na. Oh. Ang ganda at malalaki na sila. Meron pang marami doon mga bay. So lipat tayo doon sa kabila. Ngayon, pag-usapan na naman natin yung abono. Yung abonong gamit namin ay organic, yung animal manure. Yes. Di ba, Bay J? Yes. Hindi kami gumagamit ng mga ano, yung mga commercial na abono. Mm. Yung ano lang talaga, yung mga animal manure. So paano ba yung pagpili ng tamang abono? Yung tamang abono dapat ipiliin mo yung may ano, may damuna na tumutubo mismo sa ano, animal manure. Yun yung palatandaan na hindi na matapang yung animal manure. So yun, dati nung bata pa ako, isasama ako ni tatay sa kanang ato sa hiktanan sa baka, no? So ato misa, yung kung sa, yun yung lugar kung saan itatali yung baka namin. Sabi ni tatay, kapag kukuha daw ng animal manure, sabi niya, yung tinutubuan na ng damo. Kasi, ibig sabihin, kapag natutubuan ng damo, hindi na yun matapang. No? So, kung, hindi na yun matapang para sa halaman. So, kapag kayo'y kukuha ng animal manure, alam niyo na kung ano ang gagawin. Huwag yung manure na hindi pa natutubuan ng damo. So, lipat na naman tayo dito. Dito tayo sa side na to. What if magiging leggy na yung croton plants natin? So, dati, ang ginawa ko yung sobrang haba na ng croton plants namin. So, ang ginawa ko, limbawa ito. Okay? Ay, pangit na kasi kapag leggy na yung croton plants natin. So, kinat ko siya ng 3 to 4 inches na lang yung natitira, yung haba na natitira. Pero ang ginawa ko sa pinutol ko na stem ay itinanim ko ulit siya sa iba na namang paso. Tapos nung tumubo na yung na pinugutan ko ng stem, ay sobrang bushy na niya, sobrang yabong, at yung mga dahon niya ay sobrang ganda. So yun yung ginagawa namin kapag naging leggy na yung croton plants or San Francisco plants. Okay. So, yun. Okay, pwede rin yun gagawin sa mga ibang halaman. Katulad ng tea plant. Ganon rin yung pamamaraan nun sa pagputol para maging bushy ulit. At para sa panghuling tip, dito tayo sa pinaka magandang spot dito sa Big Dipper. Okay, photo bomber lang ako dito mga bayan. Ang ganda ng kanilang San Francisco. Ito ay nasa gilid ng fish pan na may malaking payag, kubo. At para makita ninyo ng malapitan, lalapitan namin ni Bay J yung mga croton plants para sa inyo. Yes. Tara. Tingnan natin ang mabuti mga bay. Eh, hayan. Oh, kitang-kita si Bay J. Nasa kanyang hardin. Nasa hardin niya si Bay J. Grabe. Parang may-ari ng hardin, no? Ang ganda. Okay, so lalapitan natin. Kung kayo ay makakita nito siguro mga bay. Grabe. Itong variety na to, wala kami nito. So, doon sa bahay, meron na kaming 32 varieties ng croton plants. Sana makabili tayo ng cuttings nito. Wala tayo sa bahay. Grabe. So, kukulay ng croton sila. Okay. So,
itong sa lugar na to, sila ay natatamaan mula alas 11 ng umaga hanggang hapon. So maghapon. Kaya ganito sila ka-vibrant, ganito katingkad yung colorful, kulay mga bay. Nila. Grabe yung tingkad ng kulay grabe. Nila. O dito, dilaw na may berde. Tapos dito, parang burgundy. Burgundy. Ang ganda tapos ng kulay, may oh. Red. Yan. To, ito yung mature na dahon. So, pag young leaf, okay, ito yung kulay pag medyo bata pa yung dahon niya. Green pa, okay. Green. So, sabi ko kanina, may three dominant colors yung mga croton plants. Yellow, red, at green. Okay. So, grabe ang gaganda. Ang titingkad ng kulay. Grabe, ang ganda. Grabe ang yayabong, pa, ang lalash, at bushy. Ito, meron kami nito sa bahay. Meron kami nito, mga bay. Si Bay Jay, nanggagaya. Gaya-gaya ako, Putumaya. So dito, sa side na to, ito. Grabe. Kung kayo nakapunta dito, mga bay, parang... gusto niyo bumili ng ganito. Grabe talaga. At para naman sa panghuling tip kung paano namin dinidiligan yung croton plants namin, dinidiligan or binabasa namin yung pati yung mga dahon nito. Yan ang natutuhan ko mula kay tatay. Kaya sabi niya, para daw maging mas presko yung mga dahon kapag binabasa. Sa tuwing dinidiligan. Lahat ng yun ay natutuhan ko mula kay tatay. At ganun din yung ginagawa namin ngayon sa mga croton plants collection namin sa bahay. Ganun. Okay. So mga bay, sana'y meron kayong natutuhan sa araw na to. Sana'y alagaan natin ng mabuti ang ating mga halaman dahil plant is life. Okay, muli po, ito si Bay Jay. Paalam! Paalam po! Bye-bye! Salamat po sa panonood. Napag-flying kiss.